Ang pagtulog ng regular ay isang napakahalagang bagay para sa ating kalusugan dahil dito naaayos ang mga nasasirang cells sa ating katawan at napapanatiling maayos ang ating utak. Magandang araw mga kaibigan. Kilalani natin ng isang lalaking Vietnamese na hindi natulog ng mahigit sa 40 taon na. Ano ba ang nangyari sa tao na ito? At bakit ginusto niyang hindi matulog ng mahigit sa 4 dekada? Ang kanyang pangalan ay si Thai Nguyen. Halika't samahan mo ako, tunghayan natin ang kanyang buhay. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang nakabisita sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa tuwing may video akong i-upload. Ang pagtulog ay napaka-importante sa isang tao. Kung ikaw ay kulang sa tulog, maaaring hihina ang immune system ng iyong katawan at madali kang kapitan ng iba't ibang mga sakit. Kaya't dapat na makakuha ka ng 8 oras na tulog kada araw. Ngunit ibahin natin ang isang lalaking Vietnamese na hindi natulog ng mahigit 4 dekada na. Si Thai Nguyen ay ipinanganak noong 1942 sa distrito ng Quezon sa bansang Vietnam. Nakilala si Thai Nguyen sa kanyang pambihirang abilidad nang makuha niyang hindi matulog sa loob ng 49 years o 49 na taon. Siya ay isang magsasaka, may asawa at may 6 na mga anak. Sa simula ay normal naman daw ang pamumuhay ni Thai Nguyen. Nakakatulog pa ito ng normal at nakakagawa ng trabahong bukid dahil ito ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Nagsimula ang lahat nang magkalagnat siya noong 1973. 20 taong gulang pa lamang si Thai Nguyen noon nang simula siyang hindi makatulog. Nang gumaling siya mula sa lagnat ay hindi na siya nakatulog ng kahit 1 oras sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Vietnam Investment Review, wala o manong maliwanag na dahilan kung bakit ito ang naging epekto matapos magkaroon ng lagnat ni Thai Nguyen. Hindi mo rin talaga lubos maisip kung bakit mula nang bumaba ang kanyang lagnat ay hindi na siya nakaramdam pa ng kahit kaunting antok. Ayon sa kanya ay paulit-ulit na siyang sumubok sa lahat ng uri ng mga gamot. Uminom na rin siya ng mga sleeping pill. Sinubukan niya na rin daw ang iba't ibang mga remedies ng mga katutubo sa kanilang lugar. Dumating na rin sa punto na nilunod niya ang kanyang sarili sa alak. Ngunit wala pa rin daw itong epekto sa kanya. Kulang na nga lang daw ay hahanap siya ng isang taong hahampas sa kanyang ulo para makatulog siya. Gayunpaman, hindi katulad ng ibang mga tao na kapag hindi nakakuha ng eksaktong tulog ay maaaring makaapekto sa kanyang kalusugan. Ngunit si Thai Nguyen ay tila nasa perpektong kalusugan pa rin. Sa katunayan niya ay kaya pa niyang magbuhat ng isang sakong puno ng pagkain ng baboy na may bigat na 50 kilos at nilalakad niya ang 4 na kilometrong layo o mahigit 2 milya mula sa kanilang tahanan. Araw-araw niya itong ginagawa para sa pagkain ng kanilang alagang hayop. Ayon sa kanya ay malaking tulong na rin daw ang hindi pagtulog niya sa gabi dahil nababantayan niya ang kanilang bukirin sa lahat ng oras, pati na rin ang bukirin ng ibang taong kalapit sa kanilang nayon. Gustuhin niya man daw na manatili sa kanilang bahay kapag gabi ay sayang lang daw ang kanyang oras dahil hindi talaga siya nakakaramdam ng kahit kaunting antok. Kaya mabuti na rin daw na bantayan niya ang kanilang tanim sa bukid upang maiwasan ang pag-atake ng mga peste at pagnanakaw ng kanilang mga pananim. At sa loob ng 3 buwan ay naghuhukay siya sa gabi upang gumawa ng 2 malalaking fish pond dahil balak niyang mag-alaga ng mga isda. Minsan kapag may mga lamay sa kanilang lugar ay voluntaryo niyang babantayan ito upang makatulog ang mga kamag-anak ng namatayan. Sa ngayon ay kasalukuyang nakatira si Thai Nguyen sa kanilang bukid sa paanan ng isang bundok at abala sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga baboy at manok. Ang kanyang 6 na mga anak ay nakatira sa kanilang bahay sa Khe Trong. Sinabi rin niya sa Tan 9 News, "Hindi ko alam kung nakaapekto ba sa aking kalusugan ang hindi pagtulog dahil malusog pa naman ako at kaya ko pang gumawa ng mga gawaing bukid tulad ng ginagawa ng iba." Ang mga manggagamot na sumuri kay Thai Nguyen ay sinasabing hindi raw naapektuhan ang kanyang pag-iisip at gumagana pa rin daw ng maayos ang kanyang puso at utak at malakas pa rin ang kanyang katawan kahit na ilang dekada na siyang hindi natutulog. Pero noong October 2006, sinabi ni Thai Nguyen sa isang ulat na nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkatuyo sa kanyang katawan na tulad ng isang halaman na hindi nadidiligan dahil sa kakulangan ng tulog sa loob ng mahabang panahon. Kalaunan ay tinatanggihan ni Thai Nguyen ang mga nag-alok sa kanya na dalhin siya para mapag-aralan ang kanyang karamdaman dahil natatakot din daw siya sa mga ito. Hindi rin siya umalis sa kanilang nayon mula pa 60 taon dahil walang mag-aalaga at magtatrabaho sa kanilang bukirin. Si Thai Nguyen ay makailang bisis nang itinampok sa Vietnam News Organization dahil sa kanyang kakaiba at katangi-tangi kakayahang taglay. Marami ng mga media ang pumupunta sa kanila
upang tukuyin at idokumento ang katotohanan kung bakit hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting antok sa loob ng mahabang panahon. Pero may mga tao din ang naniniwala at napapaisip na lamang na si Tainok ay hindi talaga nakakatulog dahil hindi daw nito alam kung ano ang pagkakaiba ng tulog at gising. Nangangahulugan ito na siya ay nakakatulog pa rin daw, ngunit hindi na niya naaalala at parang panaginip na lamang sa kanya ang pagtulog sa gabi ayon sa ibang tao. Sa kabilang banda, maraming mga tao pa rin ang naniniwala na si Tainok ay hindi talaga natutulog dahil paulit-ulit na nila itong inobserbahan at napatunayan na ito ng nakararami. At naging sikat na rin siya sa kanilang pamayanan dahil sa hindi pagtulog ng 49 years and still counting. Hindi pa lubos matukoy kung ano ang tawag sa karamdaman ni Tainok. Ngunit ang kanilang pangunahing itinuturong dahilan ng karamdaman na ito ay ang obstructive sleep apnea syndrome. Naharangan ito ang daanan ng hangin na nakapagpabagal ng daloy na dahilan ng pagkagising ng isang tao. Dagdag pa ni Tainok na sa 12,000 gabi na siyang hindi natutulog. Sa ngayon ay masayang naninirahan si Tainok sa kanilang lugar. Taglay ang kakaibang estilo ng pamumuhay. Ikaw kaibigan, hanggang ilang araw ba ang kaya mong hindi matulog? Mag-iwan ka lang ng komento sa baba para malaman ko ang iyong sagot. Dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panunood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod!